Love you pa, happy birthday. And happy anniversary. Okay. Happy birthday.
yung itong regalo po ito ay galing po sa mga barangay captains of Urdaneta City. Thank you, thank you. Ayan! Asan ba mga kapitan dito? Ayan! Meron po bang gusto bang message? Kahit isa lang po dyan? Okay. Message po. Pagkalahatan na po, dito po tayo, sir. Mga kapitan, dito po kayo. Yan. Kasi po. Sige po, lapit po. Happy birthday, Mayor Rami Paraino. You have many, many more birthdays to come. Stay safe and be healthy always. And in behalf of the Punong Barangay, Lika ng mga Barangay, Barangay Council, of Urdaneta, si Ma'am Sandra, lahat po ng mga constituents, inspired sa nakaka-motivate po na makita kang maglilingkod ng buong tapat sa ating bayan, sa ating syudad. So nakakataas ng moral. Pati kami ay parang nakakaano rin sa paglilingkod dahil sa magandang mong aking tibahin. Hindi ako may family, happy birthday and God bless us all. Thank you so much. Ako na? Okay. Unang-una, syempre gusto kong pasalamatan ng Poong May Kapal na nagbigay sa atin ng pagkakataon na manilbihan birang alkalde ng siyudad ng Urdaneta at isang pagkakataon na siguro dumating ang pagkakataon na dito ako mag-aral sa Central para makita ko ang poblasyon at nagkaroon ako ng pagkakataon sa panahon na ako ay nasa elementarya, ako ay nag-ikot sa mga barangay kung saan-saan at nakita ko ang sitwasyon. Ibig sabihin may kinalalagyan pala ako sa mga panahon kagaya na ngayon, panahong inaharap. At siyempre sa lahat ng ating ginagawa, tingin ko naman na hindi natin magagawa yan, well, bukod ka sa Poong May Kapal, kung wala kang lucky charm. Ayan. My stage wife. Ayan. At sumasalo lahat ng mga bashers ko. At hindi na ako naiiyak noon pa. Ikaw lang ang umiiyak. Oh. Kaya tuwan-tuwa ako at nagkaroon ako ng may bahay na kagaya ni Dr. Rachelan. Palakpakan na. At kanina, sinabi ko kay Ann, kay Tart, sabi ko, malaglagip ko ni Papang. Sabi ko, naalala ko si Papang. Hindi niya nakuha ang posisyon na to. Pero tingin ko naman lahat ng adhikain niya, lahat ng gusto niyang gawin, magagawa ko. Magagawa ko ngayon. Nandiyan ang aking kapatid, ang ating administrator, Engineer Randy, kung medyo sumusobra ako, pinagsasabihan niya ako. Kaya palakpakan din natin si Engineer Randy. At lahat naman tayo gusto natin maganda. Maganda lahat ang ating ginagawa at ako'y napakaswerte. Dahil walang problema ang executive department sa legislative department. Dahil ngayong unang termino ng aking panunungkulan at nagkataon ang ating vice mayor, ay walang iba, kapamilya, kadugo ko, at lahat ng aking gustuin ay nagagawa ko dahil sa kanyang suporta. Kaya palakpakan natin, Vice Mayor Jimmy Jing Paraino. Ayan. At sa lahat ng miyembro ng Sanggunian. At sa lahat ng mga kapitan, alam ko naman na marami tayong sakripisyon itong nakarang dalawang taon. Nasabay pa sa aking unang termino, nagka-pandemic tayo. Alam ko na kahit anong oras pwede niyo akong tawagan pag may nangyari at kailangan tawagan ng mga pamilya na tinamaan ng sakuna at yan, kahit anong oras gising tayo may number tayo na pwede nilang tawagan at nagampanan natin na hindi halos alam ng mga kababayan ng ating mga ginawa noong halos dalawang taon. At sa mga national offices, isang siguro humingi ako ng paumanhin sa inyo. Dahil tuwing flag ceremony, medyo matagal akong magsalita. At kayong tinatamaan ng sinag ng araw. At bilang bahagi na rin ng inyong training yan. So siguro, tuwan-tuwa ako at nandyan pa rin kayo. Lalong-lalo na ang kapulisan, BGMP at fire department. Palakpakan naman natin sila.
Totoo ang sinabi ni Doktora, gusto ko pang syudad ang serbisyo. Kaya sinisimulan ko ngayon lahat ng offices, ng local offices na pagandahin lahat. At napakaswerte ko dahil kung kailangan ng pondo, Ma'am Sai. Ayan si Ma'am Sai, nasaan? Wala pa. Ayan, pag sinabi ko, Ma'am Sai, kailangan ko nito, kailangan kong ganito. Walang problema. Magre-realign tayo, ibabato ko sa sanggunian. Wala rin problema sa sanggunian. Kaya nagagawa natin lahat yan. Pero may mga pagkakataon pa rin na pagkukulang. Pero kagabi, tuwan-tuwa ako dahil maganda palang lasingin itong mga kapitan. Lumalabas yung mga saloobin ninyo. Mayat. Medyo natouch ako kagabi nung sabihin yung kaya pala ng siyudad ng Urdaneta na gawin ang lahat ng ating ginagawa. Hindi na kayo nagantay pa ng mahabang panahon. May mga patapos ng kapitan na nabanggit nyo nga na sa haba ng inyong panunungkulan, may maiiwang kayong legacy sa inyong mga barangay. Kasama nyo ako sa patapos ng mga kapitan. Kaya palakpakan natin ang mga kapitan. Sa mga department heads, talaga namang kabisado nyo na rin ako. Sa nakalipas na halos sa 3 taon, alam nyo na, pag may nasabi ako, pamaya, ayos na, parang wala lang. Gusto ko lang iparating sa inyo na may sinumpang tayong tungkulin na dapat gampanan. Pag abot mo ng edad na 60 o 65 ba o magre-retire ka na, at least may naiwang ka na naging bahagi ka ng siyudad ng Urdaneta. Ganon din ang mga kawani na nanunungkulan. Hindi na ako nagpapatumpik-tumpik kung hindi ko nagustuhan. Yun, siguro may pagkakamay na bakal din ako. Pag tinanggal kita, tanggal ka na. Wala nang isang salita. Dahil nagtatrabaho kasi ako. Ayan. Late man ako sa umaga. Before 9, nandito na ako. Pero after 5 naman ako umuwi. Kaya obligasyon mo rin na gawin ang mga dapat. Kahit kung ipaga, binigyan kita ng halos 2 taon mahigit na ipakita rin ang suporta sa akin. Pero hindi mo magawa. Hindi ko alam kung anong dahilan. So, kailangan mong mamaalam at alam nyo na sa mga tinamaan. Pero sa lahat naman ng nagtatrabaho, gaya ni Nadine at lahat naman. At madali nyo akong kausapin. Kailangan nyo ng pondong ganito, kailangan nyo ng supply. Sa kasaysayan ng Urdaneta ngayon, sa mga supplies nyo, hindi ako nagkulang. Oo, dahil kinuha na natin, Ma'am Sai, lahat. Pinagkaisa natin lahat ng supplies. Hindi nyo na nagagamit yung mga nakabudget na supply nyo dahil pondo na ng mayor ang ginagamit natin. Oo. Saan ka ba naman nakakita ng social fund ng mayor? Kalahati nun napunta sa senior citizen. Oo. At tuloy-tuloy tayo sa panunungkulan. At nakakatuwa na nagkaroon ako ng pagkakataon. Kagaya nyo din ako, nag-casual, nag-licensing officer, nag-market supervisor, nag-assistant city assessor, at nahawakan ko ang pagiging presiding officer. Nakita ko kung paano gumalaw ang pondo ng syudad. Kaya very timely. Siguro training lahat yon. Hindi ko alam. At hindi naman sa aking mensahe ngayon, siguro sa aking pagkatao ngayon, malaki rin ang naiambag ng yumaong the late Amadeo R. Perez Jr. sa kanyang panunungkulan nang ako'y nasa bilang head ng business license, dahil hindi kalaman ng lahat tuwing may problema ang syudad nung panahon niya sa sanggunian, sa market, at kung ano-ano. Nasa licensing ako pero pinapatawag niya ako. Paborito niyang word, situationer. Pare Ronald, yun ang paborito niya. Situationer. Hindi ko magamit yung word na situationer. Ito ang sitwasyon, dapat yung sasabihin niya. Kaya, kung ikaw ang nasa upuan ko, yan ang lagi niyang tinatanong. Lusika, anya Ramido. Ang hindi ko makakalimutan na hiningi niya sa akin, no si karami niya teramidam no dahil ding ang problema. Sir, dahil nga tao, ano din na itulong na kanyayo ng hanyumat mabalin nga
konsyentiyan. Anyangay taramidan. Ikatan nyo, sir. Pagsyaatan nyo data. Well, hanang sinuro dyan naramit ko. Hanang inikat dyan daw, pero pinadayunan ti servisyo nga nagsirawanan. So, dagi banag nga kung malipatan. Kuntihan kung malipatan kanya na, dagi panagayat na ti empleyado. Dagi dapat hanga mauding iti binipisyo. Magrugi pa ilang iti September, October, agpayaban ti members ti Finance Committee, kitain na iti pondon. Hanga mabati iti benefits and privileges. Iti binipisyo dahil tinaalak. So nga, Ma'am Sai, September pa lang, nag-uusap na tayo. Kanong may iwang pera, pagkanong mapupunta, mababayaran ba natin lahat ng payables? Hindi tayo asa sa collectibles ng January. Ayan, doon atawin. Nga naramit ko di Jayan. At siyempre naman, ang higit sa aking pagkatao, ang humubok, ang aking panunungkulan ay ang aking ama. Pagamat hindi niya nagawa ang kanyang mga gusto niyang gawin dahil sa nasa legislative department siya, pero nakita ko ang kanyang pakikitungo sa tao. Makamasa na talaga. Kaya nagugulat ako pag pupunta ako sa barangay, medyo may kalaliman yung lugar. Nagugulat ako dahil may sari-sarili silang kwento. Datoy ni Manong Julie, dito nga nagtugaw, nagpapuros ni Mangga, nagsaw-saw kami dito, nagprito kami dito, nagtuno. Marami na hindi ko mapantayan. Hindi ko magawa yung mga nagawa niya. Sabi nga nila, ibutos karami, kunada, iti marayak nga Vice Mayor, ibutos karami hanga gapo kanyam, ibutos ka gapo ni Manong Julie. So nga, dakkel, malaki ang impluensya ng aking ama sa aking panunungkulan. Sabi ko nga, Insan Jing, kailangan trabahuin ko ito diretso kung bigyan tayo ng pagkakataon ng pong may kapal. Papintasan dati Ordaneta, nagswertikan to, no? Madanda nung di panahon. Oo, isang awan tarami doon. Oo. Kaya, sa mga kapitan at sa lahat ng barangay officials, may 238 na kagawad tayo. Siguro masasabi ko na halos 200 dyan kasama ko, kagawad. Hindi naman sa pinapatayo ko, patagkarag isakak, pero sa estado ng mga kapitan ngayon, masasabi ko nga, may mga ilan din akong kasama sa inyo nung tumakbo akong bilang Vice Mayor, pero ang identified lang dalawa. Pero yung iba patago, dahil sa takot na rin sa mga nakaupo. At ayaw nyo rin banggitin ko. So nga, basta si Apo Marquez na lang, at saka si Apo Bautista. Pero may mga kasama ko sa inyo na ayaw pabanggit. Nakita yung Apo, di pa nagsirbi tayo di syudad. Hindi naman tayo bulag. Nakita nyo naman kung paano tayo manungkulan, kung paano natin ingatan ang pondo ng syudad ng Ordaneta. At mga kapritsyo nyo, lahat ginagawa natin. So, DJ Apo, marami rin akong desisyon sa aking panunungkulan sa mahigit 2 taon na very unpopular, gaya ng paggawa ng one-way traffic scheme, ang unang pag-terminate ng kontrata ng landfill na nagsakripisyo ang Ordaneta sa aking ginawa. Pero kung hindi natin puputulin yun, dire-diretso na yan. Kaya marami akong desisyon na kontra sa kagustuhan ng karamihan. Pero kunakman, destiny na ito, destiny. At siguro sa pangalawang pagkakataon, uulitin ko ang aking dinadasal araw-araw. Ito'y maaari ko na rin banggitin. At tuwing ako'y matutulog sa gabi, at nakaugalian ko na, pagdasal ang buong pamilya ko. Ang apat na anak ko, ang aking may bahay, kakabsat ko, di pamilyada. At higit sa lahat, hindi ko nakakalimutang ipagdasal ang Ordaneta, probinsya ng Pangasinat ng Pilipinas. Anak pa yung politiko ito eh. Oo. Ibagbaga ko. So, destiny nga talaga, destiny. At kung siguro, kung hindi namayapa ang aking ama, wala rin akong planong pumasok sa politika. Very ironic na pumasok ako sa politika kung kailan wala na siya. Ayay. So nga, maragragsak anak. Tuwing ako'y uuwi, titignan ko itong mabolo. Yan ang lugar ng aking ama. At siyempre, wala na yung kuison doon.
ng kanyang at siguro sa lahat ng social functions, lahat, hindi nyo nakikita ang aking ina. Kanyang, hindi nyo nakikita sa mga okasyon. Very supportive siya sa aking ama, pero hindi siya nagpapakita sa publiko. At nakakalungkot, isipin niya, Manong Ronde, at ni brother ko, Rino, yan, na wala na ang aking ina, pero naragsak tayo lata. Kasi siya din nanay ngayon, imamanggat. Basta makita na ka, recover na ka, I love you anak. Okay, alam mo yun. Natuto ka rin magsabi ng I love you, pero sa iyong ama, hindi mo masabi. At tuwan-tuwa ako dahil ang apat na anak natin, tuwing may pupuntan sila, tuwing matutulog sa gabi, good night pa, I love you, sweet dreams. Nagdadakil lang, pero sinasabi pa rin nila, no? Ayan, kaya, unak, wala akong kinakatakutan, Deji Butos, apo, hindi naman, destiny. No, kung magtatapos tayo insan, bilang politiko, okay lang. Basta ang importante, na salungat ni pamilya, awante ang saksakit, kompleto, kaya na makita ang tinagbaliwan ni Ordaneta, Dejay. Hindi namin kailangan makipagbulahan sa mga tao. Siguro, may kakaibang personalidad din tayo na ipakita ko rin sa inyo pag ako'y vice mayor, nung ako'y nagpipreside, seryoso ako, very highly technical ako, tinitingnan ko yung legal implication. At sino yun? Ha? Ano yan? May problema? Sino yan? Sino yan tayo? Tawan? Ay, akala ko. Ayan, nung presiding officer ako, talaga namang ginampanan ko ang trabaho ko, inistriktuhan ko, pati si Mayor Bubom noon, at gusto ko lang sundin ang lahat. At ngayon nga, bilang mayor, nakita ko ang kalagahan ng pondo ng siyudad ng Ordaneta. So, yun. Gusto kong pasalamatan ang lahat. Lahat ng department heads. Ayan, Nadine, thank you so much. Bilang under ka ng sangkunyong panlunsod, pero talaga namang nakasuporta ako sa'yo. Ma'am Emily, ako yung humihingi ng pamanin sa paglipat ko sa isang department. Pero alam ko, very effective ka sa trabaho mo ngayon. Ayan. Engineer Karen, Manang Karen, alam ko masaya ka sa trabaho mo ngayon. At tuwan-tuwa ako dahil alam mo na kahit hindi ako nakukuha tuwing eleksyon, hindi ako nakukuha sa suporta ng sana kunin na ako ngayon. Oh, nandiyan ang Maui. Oh, nandiyan ang Maui na 100% support, kapalit. Alam mo na, basta. Oh. Ma'am Evelyn. Ayan. Ma'am Linda, gusto mong tumakbo noon? Pero sabi ko, Ma'am Linda, huwag muna. Gusto ko, mahinog ka muna. At napansin mo, dami mo ng pictures, ano? Ikaw, inuutosan ko sa barangay, hindi alam ng mga councilor. Ikaw, nakikipag-ugnayan sa mga barangay council. Ayan. Thank you so much. Ma'am Evelyn, may kasama ka na. Sir Derek, minsan nagtampo ako sa'yo, pero trabaho lang. Ayan. Alam ko, ginagawa mo ang iyong trabaho talaga. Kaya, believe ako sa'yo. Attorney Dar! Ayan, nagpupuyat dahil sa akin, pag may pinadami mo ng trabaho, ano? Kaya salamat sa'yo. Oo, hindi pa ako politiko, nakantabay ka na. Pag may kaso, nandiyan ka lagi. Kaya lang, kailangan mong mamaalam sa UCO, ano? Oo, thank you sa panunungkulan mo. Pero may sikreto tayo, huwag muna natin banggitin. Brother! Oo, ayan. Naalala ko nung nagninegosyo ako, ano? Dami mong hirap din, ano? Pero ayos lang yun. Ma'am Marvy, alam mo kung gaano natin protektahan ang mga dokumento. Pag may nakikiusap na ibaliwala yung proseso, sabi ko, kunwari, makiusapan nyo si Ma'am Marvy. Alam ko nang hindi mo sila papayagan. O, kaya tuwa-tuwa ako sa ginagawa mo. Joyce, alam ko naman na medyo may tampo ang pamilya mo sa akin. Pero naayos naman natin at magkasama tayo ngayon. Magtulungan tayo. Ma'am Grace, talaga namang mainit ang ulo ko sa'yo noon pa. Dahil
bagong empleyado pa lang ako dito noon. Nabiktima mo kami ni Pari Ronaldo. Nasigawan mo ako noon. Ano bang item ko noon? Market supervisor. Buti na lang hindi ko nabasag yung salamin mo noon. Sorry, sorry. Si Pari Ronaldo, nabiktima makarini ano, no? Ni Ma'am Grace, ano? Hindi niya alam, magiging city administrator ka pala. Executive assistant, 3 ka noon. Pero tapos na yun. Tapos na. Kasama na natin. Colonel Manungsong. Ayan. Ayos na, yung may bahay mo. Okay na. Ayos, ayos. Sir Johnny! Masayang-masaya ako dahil kahit na magkaiba tayo ng pananaw sa politika, pinagbigyan mo ako na samahan mo ako. Ayan. Mas bilib ako sa trabaho mo. Doon natin may papakita na walang politika sa akin. Kung yung performance. At sabi nga ni Manong Randy, ano sabi mo, Randy? Si Sir Johnny, boss ko hindi. Tatapos na. Pero wala yan. Si Sir Johnny yan. Ano yan? Empleyado pa ako nun. Sir na talaga tawag ko dyan. Iba yung pagmamahal na... Amo mo na yun, Sir Johnny, ngayon. Yung relasyon nga yung pakitap ni pamilya amin. Nakasama mo si Mama Sania. At ubingak pa hindi. Oo. Kanak ti lima, sangapulo. Nagsakak mo dyan. Hindi ko makalimutan. No? Ayan, si Sir Johnny. Guwapo! Siyempre, hindi ka matitibag dito. Alam nila, very close tayo. Ayan. Marami akong sikreto na alam mo. Ayan. Magkasama tayo sa isang kwarto sa Baguio. Pero ni minsan, wala akong nabalitang naging girlfriend mo. Kaya kinakabahan ako noon. Bading sa datoy, palakmat. Kaya... Nasimpon ka talaga ni Guwapo. So, at tuwa-tuwa ako dahil magkasama tayo. Dahil kung wala ka, sigurado sa communication, si Pari Ronald ang gagawa. Nagalasmat si Ka-Mayor, si Ka-Pay, karaming communication. Ay nagkakaintindihan tayo kung nandiyan yung paramit ko. Yan, thank you so much, Guwapo. Sir Benny, happy ako sa'yo. Ayan nyo na, apo, pabayagin pa sit, ha. Sa birthday mat niya, Manong Benny, sa pangatlong pagkakataon, lagi tayong may savings. Doon mo makikita kung paano natin ingatan ng pera ng syudad. Ngayon nga, nakatatlong savings ako, di ba? Yung mga budget natin, kinukuha ko na ng 2021. Parimedyo ako ng ganito, parimedyo. Mamsay, yun. Ngayon, may savings pa rin tayo. Ginamit ko na nung pandemic, may savings pa rin tayo na 33 million pesos. Palakpakan natin si Manong Benny. Ayan. Kaya dahil sa'yo, yung gagawin natin yung opisina, paobliga akong maglagay ng elevator para hindi ka mahirapan sa pag-akyat. Palakpakan natin si Manong Benny. Engineer Nidoy, ayan, napakasipag nan. Pag sinabi niyang bukas, isang linggo yan. Siyempre, sa dami ng trabaho din naman kasi, kaya naiintindihan ko yan. Thank you so much, Engineer Nidoy. Kaya kailangan tuwing pupunta ka sa opisina, may notebook ka, ano? May notebook ka. Ilay paparamit ko kanya. Galing yan, galing. Yan. Thank you so much. Si Manong Biyong, Kabagis. Dati di siya, giging English nga ako. Bossing ako nata. Bossing yung department na, pero masipag. Masipag. Pagsabihan ko na minsan ito. Minsan lang. Pero, mahal ko din yan. Kaya, pinabuludang kapusa, natay mo eh. Hindi mo insuple. Pare Andrew! Ayan, pinakamatagal na kaibigan ko yan, si Pare Andrew. Grade 1 pa, magkasama na kami niyan. Pinakamatagal ko ng kaibigan, 40 years. 40 years.
Hindi ko makalimutan, nung grade 1 tayo. Binubuli tayo, ano? Binubuli tayo. Binubug mo niya. Yung malipatat na yan. Kaya naman bumabawi ako sa iyo. Kaya lang may isang ugali ka na hindi ko magaya. Oh. Ang galing mo. Sana maging kagaya mo din ako. Kala mo, swerte ko ano? Swerte naman, mayor. Pero, bilib ako sa iyo. Alam mo na. Pare Ronald! Yan, nagkabukingan na. Oh. Hindi nila alam na may alliance tayong dalawa. Oh. Nag-iisang ninong ng aking pangalawang anak. Ayan, alam na nilang lahat. Kaya yung ties natin, walang politika lagi. Kaya lang, mababayin ka kanya niya. Anang ba't iparparin? Oh, siya klatag pa pare kanya. Sino ba? Yan. Si ano? Si Ma'am Lilibet. Yan. Sumasangga sa mga bashers. Oh. Pag may ayuda. Kaya hindi ako nakikialam pag pumipili kayo, ano? Thank you, thank you. Si Ma'am Sai. Ayan, Ma'am Sai. Thank you so much. Kahit na naka-quarantine ka, tinatawagan kita. Sino pa mga department heads natin? Sir Alex, asan? Ayun, counselor. Ayan, very supportive yan. Hindi ko alam na magaling ka pala. Oh, bagay na bagay sa iyo ang agriculture. Ayan, puro pagkagagastasan. Ayos yan, ayos yan. Siguro, bingga pa yun. Pag nakaisip ka uling bumalik, ayan, nakasuporta ako sa'yo. 100%. Insan Uying! Ayan. Galing din yan. Thank you, thank you. Sino ba? Awanan, awanan. I-department heads, na isa-isa ko na. Ah, yung mga counselor naman. Ayan. Okay lang, ha? Pabayag yun kun. Oh, anniversary mo, di bagat ko tata. 24 years na namin ngayon. Parin, yan, sa lahat ng aking sinasabi sa'yo, sinusunod mo. Ikaw ang counselor na uto-uto. Takbo ka rin. Counselor Parli, napatunayan ko sa'yo kung paano magmahal ang parayno. Ayan. Kaya mapagmahal kami. Ganyan kami magmahal. Kaya hindi ka na nila makukuha. Nabago natin ang inyong henerasyon. Pari Hero! Patagal na tayong magkakilala. Oh. Maganda rin na nagkatampuhan tayo bago yung pagkaupo ko. Nagkasubukan tayo na kaya kitang iwan. Then, nasimpon data ni Pari Hero. Sa lahat ng tinuturo mo, isang bagay lang hindi ko masundan. Alam mo na yun. Sir Rio! Sir Rio, ano yan? Ibang klase rin magmahal. Ay, nagkakabay kayong upat ah. Kada pagkapareho yung upat. Sir Rio, thank you so much. Nagtiwala ka. Pare Aurin, tagal na tayong magkakilala, magkumpare na tayo. Ayan. Thank you, thank you. Ma'am Linda, ayan, sa susunod, hinog na hinog ka na. Ha? Hinog ka na. Insan Jing! Ayan, hindi ko na pahabahin, basta alam mo na. Oh, salamat, salamat sa suporta. At sa lahat ng kapitan. At salamat, salamat sa inyo at nagtiwala kayo. Lalo na yung mga bagong makakasama ko na. Sana totoo kayo. Dahil totoo ako. Ayan. Isang malakas na palakpak naman dyan. Yung building ng BGMP, hindi kami ang nagpagawa nun. Sinong gumawa nun? Hindi tayo nagpagawa nun. Yung lupa lang, oh. National fund yun, no? Pondo ng national. Pero inaasikaso ko ngayon dahil iniwan ng kontraktor, ano? Oo, oh, pinersa ko na. Pinakiusapan ko na sa taas. Tutuloy na nila. Ayan. BGMP! Ayan, wala tayong naging problema sa inyo. Malapit na rin dumating yung sasakyan ninyo. Ayan. Magkakaroon na rin yun ang sasakyan. Sa kapulisan naman, yung mga bagong pulis, hindi nila ako kilala. Okay lang. Okay lang, oh. Ayos na dyan. Basta ang importante yung trabaho. Trabaho. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang local chief executive very supportive sa police. Lahat ng
siguro masasabi ko ng pulis ngayon, diyan ba si Colonel? Wala, ano? Hindi niya na nagagamit yung pondo niya sa supply, ano? Hindi na. Oo. Dahil may abiso ako na lahat ng kailangan niyo, bigay ng city government. Oo. At di minsan din, hindi ako humingi ng pabor na arborin. Hindi ko style yun. Kaya magkakasama tayo sa panunungkulan. Okay yun? Ayos! Sino ba? Ayun! Sa inyong lahat, naway sa lahat ng ating ginagawa, inaasahan ko na tuloy-tuloy ako sa serbisyo na aking pinili na profesyon. At gusto ko, makita ko insan na mag-mayor ka din. Makita ko. Yun ang inaasahan ko. Basta siguro, bawasan mo lang ng konti yung ganun. Tsaka ganun. Yan lang naman. Di ba? Huwag masyadong naniniwala kay pare hero. Wala yan. Ayun. So, pasensya na kayo. Medyo mahaba. Medyo mahaba ang aking mensahe ngayon. Manong Randy, alam mo na. Thank you so much. Yan. At sa mga kapitan, paulit-ulit kong binabanggit sa inyo, subukan nyo din ako sa mga bagong kasama. Subukan nyo ako. Diretso ako mag-isama, diretso. Hindi ko alintana kung anong sasabihin ng iba. Basta diretso ako. Siguro, ni Guwapo, Guwapo, ano? Nakita mo kung paano ako kadiretso kausap niya. Siguro, bigyan ko lang kayo ng example. Isang kapitan lumapit sa akin. Gisal-sarag pa ti empleyado. Diba? Nangag mo, yung Guwapo. Sabi ko, kapitan, huwag ka nang magpasok. Kasi lahat ng pinasok mo, tatanggalin ko. Hindi talaga tayo magkasama. Ayan. Baga, kanya na. O, Dejay. Ganun ako diretso kakausap. Ayan. Basta magkaibigan tayo ng personal, sa politika magkaiba tayo. Elected ako, lahat ng ina-appoint, political appointees, ibig sabihin, politika yon. Kaya wala tayong parang wala nang chance na magkasama tayo sa politika. Nawalan na ako ng tiwala sa iyo. Basta sa personal, magkaibigan tayo. Noong Wednesday ata, isang kagawad pumunta sa akin. Kagawad. Humihingi ng pabor. Hanggang ang mapagbigyan kagawad, kapaisuhanan na, ikatagpay dyan akmon. Wala. Kandiyay ka na kanakam. Ganun ako. Alam ko, bakit mag-isa ko lang, pero alam ko yung nangyayari sa barangay. Marami rin na, kasigayang pag mayor ka, marami kang mata. Oo, nalalaman ko rin. Nalalaman ko rin. Sa Raffle Bonanza, binibiro ko lang sila. Pero alam nila yung gusto kong sabihin. Oo, alam ko yung nangyayari. Kasi, may mga kumukontra sa akin sa barangay nyo na ang alam nyo, kinukontra ako, kasama ko sila. Kasjay, kasjay. Yun ang ginagawa ko. Kaya pag may nagsumbong, insan, antan sa mga kaduan ni Kastoy. Insan, sikreto kaduan na data. Yun, nagugulat siya. Kaya alam ko yung nangyayari sa barangay para hindi na ako magpaligoy-ligoy. At naging malungkot na. Hindi na. Putulin ko na yan. Sa lahat ng national offices, thank you so much. At magtrabaho tayo ng magtrabaho. At pagagandahin natin ang Urdaneta. Ngayon pala ang groundbreaking ng City Tower natin at bagong programa na naman ng proyekto ng siyudad ng Urdaneta. Unang-una, pasensya na, tuwing flag ceremony, maraming oras ang kinakain ko at pasensya kayo. Nagiging emotional lang ako, masentimento. Pero nakalinong kayo man niya, nagito di kakasin. So, sa inyong lahat, Tart, salamat sa pagmamahal. May viewing pa ba? Franco, wala na? Mayroon pa? Ay, mayroon pa pala. Sorry. Sige. Sa inyong lahat, salamat sa pagmamahal. Salamat.